back to my channel. So for today's video is all about how to move on from a breakup, or in Tagalog, yung my day ko kanina na paano ba mag-move on. Came up with this idea na ito yung maging content ko for today because napansin ko na people nowadays ay nahihirapan mag-move on. So I hope na itong i-share ko sa inyo is makatulong in moving on. So kung sa mga naka-view ng story ko and nagbigay ng mga sentiments nila sa pag-move on, thank you so much. And let's mababanggit ko rin mamaya yung mga sentiments na binigay nyo. So, eto nga, nag-my day ako kanina. Sabi ko, paano ba mag-move on? So, ito na nga. First for me is, of course, acceptance. Acceptance. Accept the fact na ikaw lang ang nagmamahal sa relasyon nyo. Ikaw lang mag-isa. So, kung tanggap mo yon, kasi kung hindi ka marunong tumanggap, or like, iisipin mo pa, eh, paano pag ginawa ko yung ganito? Paano kaya pag ginawa ko yung ganyan? Paano pag hindi ko ginawa tong ganyan? Diba, parang mas nahihirapan ka. So, you must accept that. And then, second is focus. Focus on other things na lang. Like, ano ba? Like, mag-focus ka na lang sa work mo. Kung working ka, kung estudyante ka man, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Eventually, makikita mo yung result na, wow, nag-excel ako sa work, nag-excel ako sa school, and masasabi mo na lang sa sarili mo na ang ganda ng plano sa akin, na kaya pala ako pinalabas sa relasyon na yon for me to fly higher than ever. Ayun. So, yun lang yung mga ways ko to move on. Like, or kung hindi ka naman, like, kung may other passions ka, ganyan, like, you're into music, or dancing, yun, pwede rin doon, mag-focus ka lang. So, mag-focus ka lang sa ibang bagay. Huwag kang mag-focus dun sa sakit na nararamdaman mo. Yung ganun. Kasi, lahat naman tayo masasaktan eh. Dadaan at dadaan tayo dyan for us to grow as a person. So, that's right. I wanted to, bigyang pansin din yung mga nag-comment ng mga netizens. You know yourselves, guys, kapag nabanggit ko yung mga shinare nyo sa akin. So, ito na nga, sabi ng isang netizen, which is, nagulat ako kasi nung nag-respond siya, yung may explanation talaga ito, guys, basahin ko. Sabi niya dito, recognize and feel the pain. Which is, I came up with this. After acceptance, you have to feel it. Like, feel it until it hurts no more. Sikat na ano yun, di ba? Snee statement. Feel it until it hurts no more. Ang explanation ng isang netizen, sabi niya, for me, the first step of healing process is to recognize or expose it. Definitely, you can heal what you can feel. So, parang sabi ko, iba rin tong netizen na to, yung naisip ko nga, na-hurt na kaya siya. Yung ganun. Pero agree ako sa kanya na, yun nga yung sinasabi ko kanina, you have to expose it. Yung kung kailangan mong iiyak yan, gawin mo. Whatever na makakapagpagaan ng loob mo. Then, let's go to the next one. Surrender. Na, sabi niya, ano to, talagang sineryoso niya yung story ko. As in, like, sabi niya, surrender your pain to God. May ano nga eh, may verse nga siyang sinabi. Sabi niya dito, know that you can't control everything and God does. He is close to the brokenhearted. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So, ano yun, kinuha niya yun sa Book of Psalms. So, sabi ko, grabe. Yung tipong ano, yung parang for me, parang naisip ko lang nung nilagay ko yung story ko, you just need to accept and focus on other things. That's it. And then, shock ako na one netizen nag-react siya ng ganun. So, thank you so much. Next is yan. Forgive. Forgive yourself.
pag nasaktan ka kasi minsan ang hirap magpatawad, 'di ba? So hard to forgive. Especially the person who hurt you, yung tipong alam mo yun, yung inis na inis ka, yung tipong ayaw mo siyang marinig, ayaw mo siyang makita kasi inis na inis ka, galit na galit ka. Yung tipong ang bigat sa pakiramdam kapag nakikita mo siya. Pero if you really want to help yourself or if you really want to move on, you must learn how to forgive. Forgive yourself and forgive the person who hurt you. Para magkaroon ka ng freedom or peace in your heart. Kasi isipin mo na lang kung hindi ka marunong magpatawad, di ba? Kung hindi mo siya kayang patawarin, paano pag nagkita kayo? E di lagi kang either magbabalik yung sakit or galit ka dun sa tao. Di ba? So, parang ano na lang, regalo mo na lang sa sarili mo yung forgiveness. Though hindi mo makalimutan talaga na pag nakita mo yung isang tao, this person hurt me a lot before eh. Pero, kung nakapagpatawad ka na kasi, hindi mo na maaalala yung sakit or kumbaga, hindi mo na mararamdaman yung sakit. Ganon. So, ano yun? At least, di ba? Natulungan mo yung sarili mo. Give yourself time to reflect and release your thoughts and feelings. You can share or unload those to people whom you trust. Kasi di ba minsan nakakalimutan natin i-nourish yung sarili natin? Learn from it and move forward. Use those learnings as you move forward. Know that everything happens for a reason or a purpose. Hope it will make you stronger and braver. May that pain from the past serve as your strength for tomorrow. Di ba? Sabi ko, grabe naman nung netizen na to. Parang ginudge niya ako na ako yung nagmo-move on. Pero ayun nga, seriously, totoo yun. Huwag mong hayaan na masayang lang yung sakit na yun na binigay sa'yo. You must have something na natutunan para magamit mo in making decisions in the future kapag pumasok ka ulit sa isang relasyon or sa isang relasyon. Next natin, eh, baka maiyak ako ah. Next natin, sabi ng isang netizen. Actually, last na to. Nagustuhan ko din yung sinabi niya. Sabi niya, choose positivity and continue to live and love. Season changes. Tama naman, nagbabago naman talaga ang season ng buhay, di ba? So, just enjoy your season. It's okay not to be okay as long as you would do something for you to get better. Find more reasons to live and love. Remember that whoever is for you will never pass by you. God made everything beautiful in His time. So, ayun! Diba? Wala, nasermonan tuloy ako. Dahil kung ano-anong pinagmamayday ko, nasermonan ako. You know who you are. So, ayun. Pero I agree naman, seriously. There will always be a negative thing na mangyayari sa buhay mo. Pero kung magpapadala ka dun sa negativity na yun, ano na lang mangyayari sa'yo, diba? So, dapat matuto ka na tumingin dun sa positive side lagi ng isang pangyayari. Always remember na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay for us para matuto at maging stronger para may bala tayo sa mga susunod na kabanata ng buhay natin. So, huwag mong pagkakaitan yung sarili mo and despite those bad things na nangyari sa'yo, kung di na akong magpapatibok ng puso mo. So, ayun lang netizen. So, if I wanted to say thank you sa mga nag-reply dun sa story ko and I hope na sa mga makakapanood nito, I hope na makakatulong ko sa inyo guys. So, that's all and don't forget po to subscribe, like, share, and subscribe po. And if you have any comments po, just comment down below po. And thank you so much po for always supporting my videos po. Bye!